Ngayon naman po, magluluto po tayo ng misua. Ang misua po ang pinakamabilis gawin at paborito ng mga anak namin, lalo na sa taglamig. Wala pa hong 5 minuto, makakapag-produce po tayo ng ricado. Ang unang-unang ricado po niyan, mantika. At saka bawang. Siyempre, pag may bawang, may sibuyas. Meron din po tayong hibe, kung tawagin. Yan ho yung maliit na hipon na nabibili yan sa mga Asian store dito sa atin. Of course, meron ho tayong yung noodle ng misua. Isang bag ng misua, katumbas nito mga 4 cups ng tubig. Pero, depende ho sa inyo. Kung gusto nyo ho ang misua may kalaputan, pwede nyo dagdagan ho. Eh, mas gusto ng mga bata na mas maraming sabaw. At syempre po, kasama na rin ang nilagang itlog. Pwede ho nyong dagdagan din ng ibang klaseng itlog. Pwede nyong gamitin ng itlog ng pugo. Pero pinakamadali na is ang nila ang itlog ng manok. O sige po, umpisahan na po natin ang paggawa ng misua. Ito, umpisahan na po natin ang pagluto ng misua. Unang-una, painitin uli natin ng sandali ang kaldero para hindi manikit ang noodles. Okay. Ngayon, pakikiramdaman ko na kung mainit na ang kaldero. Lalagay ko na ho yung mantika. At siguraduhin po natin na banayad lahat, kumapit ang mantika sa lahat ng parte ng kaldero. Para lang hindi manikit. Yan. Okay. Lalagay na natin ang bawang. At syempre po, haluin natin para pantay ang sunog ng bawang. Ito naman po, kahit medyo mamula ng konti, mas malasa ang sabaw ng misua. Yan. Dati, kaya namumula na, asan natin ang konting apoy. Ilalagay na po din natin ang sibuyas. Ang sibuyas, ang hiwa, kasi laki din ang hiwa ng bawang. Haluin natin ng maigi para kumalat ang lasa ng bawang sa sibuyas. Tapos po, ihulog na natin ang hibe. Ito ang nagpapasarap sa misua at nagbibigay ng aroma. Kita nyo, wala pa hong 10 minuto,
halos maluluto na, palalambutin lang at matustado ng konti ang hipon, ang hibe. Siguro naman, oh, habang ginagawa nyo na ho ito, nilalagaan nyo na rin ho ang itlog. Ayan po. Makikita nyo po, habang niluluto ko mismo, ha, naluluto na rin po ang nilagang itlog. Huwag po natin kalilimutan, habang nagigisa po tayo ng hibe, titimplahan na po natin ng asin or patis. Yun ho'y depende po sa inyo. Hinihin natin ng konting apoy. Yan. Lalagyan po natin nanam po ng tubig po. Umpisahan na po natin. Tandaan nyo po, ang isang supot ng miswa kalahati lang po sa apat na tasa. Inuulit ko, kung gusto nyo po medyo malapot, pwede nyo na hong ilahat po yung isang supot. Yan. Pwede nyo na hong lakasan ng apoy habang nagpapakulo na kayo ng tubig. Ngayon po, hihintayin po natin kumulo at tatakpan po natin. Ngayon, pag-post natin, pwede natin ibang sequence na yan dahil lalagyan natin yung miswa. Ngayon po, nakikita nyo kumukulo na ho ang tubig na nilagyan natin ng bawang sibuyas. Hinalong ko rin ng mga konting pampalamuti na katulad ng dumplings na hindi naman. Yan po yung option na sa inyo na po yan. Okay, ayan. Ilalagay na po natin ang kalahating miswa sa kumukulong tubig. Ayan. Haluin po natin. Kita nyo, eksakto-eksakto yung tubig na apat na tasa sa kalahating supot ng miswa. Yan. Ang iba po, gustong-gusto po nila na malapot. Ako naman po, kaya gusto ko ng malagnaw kasi habang kumukulo po yan, palapot po ng palapot yan. Tikman nyo ng konti kung kinakailangan lagyan ng patis o asin. At huwag nyo pong kalilimutan, hihinaan nyo po ang apoy pag nailagay nyo na po yung miswa. Yan. Papatayin ko na ho. Luto na po ang ating miswa. Na ihahalo naman natin maya-maya po ang nilagang itlog. Ulitin ko po. Ito po ang pinakamabilis lutuin. Lalo-lalo na sa taglamig. Marami pong salamat. At sa susunod po. Ayan na po, ang lutong miswa na hinalo ko na po
ang nilagang itlog. At dinagdagan ko po ng konting paminta para magkaroon ng konting malinamnam at sarap. Again, huwag niyo pong kakalimutan na magpa-subscribe sa ating YouTube channel ng Lutong Pinoy. At kayo na rin po ang makakaalam ng unang naming susunod na recipe ng Lutong Pinoy. Marami pong salamat! At sa susunod po, huwag niyo pong kakalimutan, magpa-subscribe po sa Lutong Pinoy.